you won't be able to achieve anything in life. Pag hindi ka gumising at di ka gumawa at wala kang ginawa, lahat ng mga pangarap yan mawawala. Videos that will make you wealthy and debt-free. May pangarap ka ba sa buhay? Ano ang iyong mga pangarap? Bahay, sasakyan, mag-travel, makatulong sa mga mahal mo sa buhay, or financial freedom? The question is this, gusto mo bang matupad ang iyong pangarap? If your answer is yes, good news! Sa topic na ito, pag-uusapan po natin on how to make your dreams come true. Hi there, this is Shing Kitan, your pambansang wealth coach. Thank you very much for tuning in on this channel. This is the channel of the Eponaryo at mga payaman. So, ang pag-uusapan po natin, ang pagtupad po ng pangarap. If you missed the part 1 po, please go to my link in the comment section sa description. Identify muna natin yung top 10 dream stealers nyo. Top 10 dream stealers. Ano bang nagnanakaw ng ating pangarap sa ating buhay? At sa episode natin na ito, naku, medyo mahaba-haba to, ah. FYI lang, right from the start, kung wala kang time, don't even dare to watch this kasi mabibitin ka lang. Pag-usapan natin, why is it important to keep your dreams alive? What happens kung wala kang pangarap? And how to make your dreams come true? Okay, pag-usapan muna natin, bakit mahalaga na magkaroon ng pangarap? Because dreams motivate you and give you hope. You give me hope, the strength, the will to keep on. No one else can make me feel this way. Next naman. Alam mo, kasi ang dreams kasi ang fuel para sa ating motivation. It motivates you to wake up every single day. It motivates you to do the things that you don't normally do. Dreams help you to see the possibilities in life. Ang kagandahan niyan, pag nagkakaroon ka ng pag-asa sa kinabukasan, nagkakaroon ka ng kapangyarihan sa pangkasalukuyan. Kaya susunod na halalan, si Shing Kitan ang kailangan. Next naman. Ito yun, di ba? Parang sarap eh. Sarap sa buhay pag meron kang pangarap eh. Di ba? Then next, dreams also make you think and feel differently. Alam mo, yung ating mundo po, minsan tinitignan po natin, napakaliit ng ating mundo. Kasi tinitignan lang natin kung yung bahay natin, yung barangay natin, yung opisina natin. Pero alam mo, there is a bigger world than your barangay, than your present situation right now. Kailangan tignan po natin yung mundo na ibang pamamaraan, di ba? It wants you to look at the world at a different perspective. Magbabago talaga ang buhay mo. Like for example, kung ang tingin mo sa buhay ngayon ay ang income mo lang ay pang 10 to 15,000 pesos per month. Naku, doon ka lang talaga. Hanggang dyan ka lang. Pero alam mo ba, may mga trabaho at oportunidad that can give you 100,000 to 150,000 pesos per month income. Kaya kailangan po, mangarap po tayo. And then ang gandaan, pag may pangarap rin po tayo, mga kaiponaryo, it gets you out of your comfort zone. Sa totoo lang, marami po sa atin na i-stuck sa ating financial situation dahil nga, komportable na tayo. We are comfortable to be uncomfortable. Ha? Huh? Ano ibig sabihin yun? Komportable tayo na meron tayo 15 at 30, pero uncomfortable tayo, alam po natin nakapus po tayo. Kaya nga, dreams can be scary, but it's really worth pursuing it. Dreams can be hard to achieve, di ba? Pero pag nakamit mo, napakasarap ng feeling. Kaya kailangan po, mag-move out tayo sa comfort zone. Ang kagandahan din, pag may dreams ka, it will give you the power for growth and passion. Magkakaroon ka ng inspirasyon sa buhay mo. And then, ang kagandahan po, no, what motivates you in life will help you to pursue your goals in life. And then, isa pang napakaganda naman pangarap. It inspires you to achieve your goals. It inspires you to do the things you never thought that it would be possible. Diba? It inspires you to take what? Risk. Katulad nito, ako hindi ko naman pinangarap na ginagawa ko po talaga itong ginagawa ko ngayon. Pero nagpapasalamat ako kay Lord dahil nga may pangarap ako. Yung pangarap ko na maging milyonaryo bago ako mag 35 years old. Kaya nagagawa ko to. And last but not least, ano pong advantage ng dreams? Dreams helps you to see the possibilities of life. To be able to see the impossible. To be able to see the imagination of your future, di ba? At the same time, nagkakaroon ka ng mas maraming opportunity. Pero bago tayo, ika nga, mag-usap pa, okay? Ang pangalawang pag-uusapan natin na topic eh, ano naman kaya ang mangyayari pag wala kang talagang pangarap? Pero bago natin pag-usapan yan, batiin mo natin si Mari Romo, si Marjorie Sundiang, at si Andrea and Family Vlog from Dubai. Oh, ito, panoorin po natin sila, sundan po natin sila sa kanilang mga channel. Okay, ano naman pwede ang mangyari pag wala tayong pangarap? If you do not have a dreams, you won't have any goals. And if you don't have any goals, you won't be able to achieve anything in life. Reality is this, hindi ka magiging matagumpay kung wala kang goals. Hindi ka magiging happy kung wala kang goals. Hindi ka magiging fulfilled kung wala kang goals sa imong kinabuhi. So,
Kaya importante po talaga magkaroon po tayo ng pangarap. And then not only that, pag wala kang pangarap, you will never become someone that you want to be. You'll be stuck in your current state, you will never improve, you will never be able to reach your full potential. At huwag kang nagtataka, oh, bakit walang nangyayari sa buhay ko? Eh kasi nga, meron ka bang pangarap? Kung wala ka talagang gusto sa buhay, if there's nothing that you want in life, then my question to you, my friendship, is this. Look at me. Why are you still alive? What's the purpose? We need to have a purpose in life. We need to have a reason to wake up every single morning. We need a reason to be alive. Kasi may mga iba, buhay, pero wala namang kabuhay-buhay. We need to find purpose so that we can find meaning in our lives. Yun lang naman po. Hindi naman about success lang to. Diba? Pag walang pangarap sa buhay, walang goals, walang kabuhay-buhay. So right now, this is final part, no, na gusto ko i-share sa inyo para sa mga taong nangangarap. I would like to share with you how can you make your dreams come true. Itong i-share ko po sa personally na ginamit ko po, no, when I was starting, it helped me talaga to be able to achieve my dreams in life. Number one, make a plan. Kailangan isulat niyo po, please. Gumawa kayo ng sinasabi ng mga ibang tao na dream board. Ang dream board, kung ano pangarap mo sa buhay, di ba? Kunyari, sasakyan, mag-cut out ka, travel. Saan mo gusto ng mga poster, ilagay mo yan sa dream board. At araw-araw mo titignan yan. Araw-araw mo i-remind yung sarili mo. Pag hindi ka gumising at di ka gumawa at wala kang ginawa, lahat ng mga pangarap yan mawawala. And that is what I basically did. Nung wala pa akong sasakyan, mga kaiponaryo, gusto kong magkaroon ng brand new car at gusto kong cash. Ang ginawa ko talaga, nag-cut ako ng sasakyan. Ang dream car ko during that time was Nissan. Puting-puti. Araw-gabi, di ba? Pinupuntahan ko yung dream board ko na yan. At hindi lang yan, ha? Pumupunta na ako sa car showroom kahit wala pa akong kapera-pera. Sinasakyan ko na, o nag-ano na ako. Parang ini-imagine ko na ano. Kahit na ano, siyempre, magsusot ako na maayos. Baka palabasin ako dun, eh. Pagkatapos yan, sumakay ako sa sasakyan, di ba? Binuksan mo. Pag binuksan mo, iba talagang amoy ng bagong sasakyan. Tapos binaba ko yung window. Siyempre, power window na during that time. Tapos ini-imagine ko, kanang kamay ko, nasa manibela, yung kaliwa, kumakaway ako sa mga friendship ko. Look at me now. So, again, make a plan, visualize. And then number two, para matupad ang pangarap mo, make a list of all the ways how can you get there. Paano mo ba makukuha ang dream car mo, ang dream house mo, ang dream wedding mo, ang dream family mo? Lista mo paano ka mag-iipon ng pera. Lista mo paano ka magbabawas ng iyong gastusin. Lista mo kung paano ka mag-iinvest. So, write everything down. Dapat may strategies ka. Hindi lang nangangarap pa ng gising. Tama? So ako, I told myself, during the time, I should save at least 25,000 pesos per month. Ang goal ko during that time was to be able to save 500,000. Kasi during that time, 500,000 po yung sasakyan. So nung kinompute ko siya, at least 2 years yan, I will save 2 years in order for me to get a brand new car. That was, I think, 1995 when I sent it. And truly enough, before 2 years time, tinamaan ko po siya because sinulat ko talaga ano yung specific goals, hindi lang ako nangarap. And then also, isa pang tip ko po sa inyo, the third thing that I did that in order for me to get my dreams in life is I asked for help. Humingi ako ng tulong. Kasi one thing that I realized, no man is an island. You cannot do it by yourself. You need to form a team. Yun ang ginawa ko, I formed a sales team during the time I was in direct selling. So I formed a group. I have 5 leaders in my team. Itong mga leaders na ito, we meet on a weekly basis. We set goals. Tapos we train, we support one another. Because I do believe it's the team that makes the dream work. Kung wala ka naman team talaga, mag-umpisa ka sa mga kamag-anak mo, kapatid mo, magulang mo, asawa mo. Tumingi ka ng tulong, huwag mong susuluhin to. And another way that I was able to achieve my dream is because of the help of my mentors. Get mentors. You will be surprised how many people would want to help you. Minsan nahihiya tayo humingi ng tulong eh. Baka busy na siya. O baka wala siyang time. Baka sabihin, abala lang ako. Maniwala ka. All you need to do is just ask. And you will find the right mentor. And my mentor told me once, kung gusto mo talaga maging successful, follow successful people. And number two, para makuha mo yung time nila, it's the squeaky door that gets the oil. Maganit na pintuan, yan ang nalalangisan. Kaya importante po, nakausapin po natin sila, kulitin po natin sila. At pag lumapit tayo sa ating mga mentor, ito yung tip ko po sa inyo. Hindi yung, mentor, turuan mo ako. Mentor, payamanin mo ako. Ang unang tanong is this, mentor, anong pwede kong itulong sa'yo? Anong pwede kong i-add na value sa'yo para makatulong naman sa'yo? As you give value to them, in return, they will give value back to you. And one last thing, if you already found the team, you found the mentor, and the next na kailangan mo to make your dreams come true, you make
things happen. Oo. What do you mean by make things happen? Don't wait for things to happen. It will never be perfect. You cannot wait for the right time. You have to take action. Kasi minsan naghihintay po tayo. Eh, tsaka na lang pagka maayos na, tsaka na lang pag no. Alam mo, gawin mo na. Gawin mo na ngayon. If you have to wait for the right time, believe me, my friend, look at me, you will never ever get started. Gaano katagal ka na ba nag-wait? Hanggang ngayon wala pa rin nangyayari. Waiting for the right timing, for the right opportunity, even the right person. I do believe, especially you want to find the right opportunity, you be the right person and you will find the right opportunity. And I do believe the best time to start is now. How can we make our dreams come true? Number one, gumawa ka ng plano. Number two, isulat mo. Number three, gumawa ka ng listahan kung paano ma-execute ang plano mo. Number four, humingi ka ng tulong. And number five, gawin mo. Woo! Mga friendship, pag yan ang sinunod mo, believe me, you are on your way to make your dreams as a reality. So, ang tanong ko na lang po sa inyo, final question, ano bang pangarap mo na gusto mo pang matupad sa buhay mo? Bahay, sasakyan, makatulong sa kapwa mo, mag-travel? So, all of these things you need money. Kailangan mo ng pera. Agree? So, my first question is this, do you want to earn your first million and become the first million in your family? Pag ang sagot mo, yes, okay, type yes in the comment section kung gusto mo yan. If you say yes, nako, I want to help you to become one. How? All you need to do is check out the link below in the comment section because I have a special, okay, I have a special session, a webinar. Ang tawag po niyan is Juan Millonario. How to become the first millionaire in your family. So kung gusto niyo malaman more about it, this will happen on 2023 and I want you to type millions. Type millions or just go to the comment section, i-click niyo yung link, watch a short video to know more about. Maraming salamat, sana naman na-inspire ko sa inyo about the power of dreams. Tatandaan, ang pagyaman po ay napag-aaralan. This Chinkitan saying, to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always check positive. Bye! Thank you for watching. If you want to suggest a topic or review that you would like me to discuss on the next video, please do comment below para mabasa po namin. Thank you very much and I'll see you on our next video.